kahalagahan ng mga ipis. Hindi kaaya-aya sa paningin ng tao ang mga ipis. Ang mga ipis kasi ay nagdadala ng mga sakit gaya ng diarrhea, cholera, lagnat at iba pa. Kaya't nakakadiri talaga ang insekto na ito. May mga tao rin na takot sa mga ipis. Capsareda phobia ang tawag sa labis na pagkatakot sa mga ipis. Ang mga bagay na ito ang nagtutulak sa atin upang patayin ang mga ipis. At kung pwede lang sana, ay maglaho na ang mga ito sa mundo. Malaking perwisyo ang naidudulot ng ipis. Pero ito ay may mahalagang tungkuling ginagampanan sa ating mundo. Ito ang tatalakayin sa video na ito. Magandang araw. Welcome to my channel. Pagkain. Ang mga ipis ay ang pagkain ng iba pang mga hayop. Kung mawawala ang mga ipis, ay maaapektuhan din ang populasyon ng iba pang mga hayop sa mundo. Dahil isa ito sa kanilang pagkain. Mapipilitan ang ibang hayop na maghanap ng alternatibong pagkain nila. Pag nagkataon, ay masisira ang balanse ng food web at maapektuhan din ang mga tao sa huli. Nitrogen cycle. Ang mga ipis ay kumakain ng mga bagay na nabubulok na at iniiwanan na lang ng ibang mga hayop. Mayaman sa nitrogen ang mga ito. Ang mga ipis ay may mga mikrobyo sa kanilang tiyan na tumutunaw sa mga ito. Hindi ito kayang gawin ng ibang mga hayop. Sa pamamagitan ng dumi ng ipis, ay naibabalik sa lupa ang mga nitrogen na ito. Ang mga halaman naman ay sisipsipin ito mula sa lupa sa pamamagitan ng kanilang mga ugat. Ang nitrogen kasi ang pangunahing sangkap ng chlorophyll. Ang chlorophyll ay ang ginagamit ng mga halaman upang makagawa ng asukal mula sa carbon dioxide at sikat ng araw. Ang pagkalipol ng mga ipis ay makakagambala sa nitrogen cycle. Science research. Ang mga ipis ay isa sa mga hayop na pinag-aaralan ng mga siyentipiko. Bagamat ito kasi ay naninirahan sa maduduming kapaligiran, ay hindi ito nagkakasakit. Pinaniniwalaan na ito ay may antibiotic sa katawan na maaaring makatulong sa pagsugpo ng mga sakit ng tao. Ilan lamang ito sa mababuting ambag ng ipis sa planetang ito. Ang mga ipis ay may masamang dulot sa buhay ng tao. Pero ito ay bahagi ng ating mundo. Ang mga tao ay may talino upang linangin ang mga bagay na maaring pakinabangan. Masama ang labis na pagpuksa sa mga insekto gaya ng ipis. Hayaan natin ang kalikasan ang magdikta sa ating kapaligiran. Hanggang dito na lamang ang kwento na ito. Sana ay may panibagong aral kayong natutunan. Samahan niyo ako muli sa mga susunod pang mga kwento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang bigyan ng like at i-share. Maraming salamat.